Mga kapuso, sa kabila ng init, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa bukas. Kahapon, tumagal ng halos 2 oras ang pag-ulan dyan sa Bangued, Abra. Pero ikinatuwa ito ng mga taga-Bangued na ilang buwan nang hindi nakakaranas ng matagal na pag-ulan. Nakinabang din sa ulan ang mga magsasaka. Bukas ang hapon, posible pa rin ang hanggang katamtamang pag-ulan dyan sa May Abra at ilang bahagi ng Cordillera Region. May pag-ulan din sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Maliwala sa Visayas sa umaga pero sa hapon, asahan ng mga pag-ulan na karamihan ay mas mahihina lalong-lalo na dito sa may western section. Habang sa Mindanao, may ulan sa eastern section, umaga pa lamang yan dyan sa may Davao Region. At sa hapon, uulanin na rin ang nalalabing bahagi na kuminsan ay mas malalakas katulad na nakikita nyo mga kulay pula na yan. Pero dapat I am ready pa rin sa maalinsangang panahon dahil sa pag-ihip pa rin ng hangin galing sa silangan o easterlies. At dito sa Metro Manila, aabot po muli sa 40 degrees Celsius ang init factor lalo na sa hapon. Pero mga kapuso, ha, 9 o'clock pa lang ng umaga, posibleng 38 degrees Celsius na ang ating init factor. Mga kapuso, naitala ngayong Abril ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong namo dyan sa Indian Ocean. At itong weekend, naging super typhoon ang bagyong Fantala habang nasa hilaga ng bansang Madagascar. Umabot sa 280 kilometers per hour ang lakas nitong hangin, pero mas mahina pa yan kumpara sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, ang bagyong Yolanda, na may lakas na hangin na sa 315 kilometers per hour. Nakapag-iipon ito ng pambihirang lakas dahil sa mas mainit kaysa normal na temperatura ng dagat at ito ay dulot ng namamayaning El Nino. Bago ang bagyong Fantala, nakapagtala na rin ng strongest cyclones on record dyan sa Northeast at Southwest Pacific. Ang bagyong Patricia noong Oktubre noong nakaraang taon at bagyong Winston naman nitong Pebrero. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.